Hello mga farmers! Today's episode, this is actually the exciting and rewarding part of being a farmer is harvesting. A few days ago, sa vlog ko, itinuro ko po sa inyo kung paano po magtanim ng pichay. At nabanggit ko po doon, we're in 1 month harvest ka na. Diba? Ang ganda pakinggan, isang buwan mo lang itinanim, maani mo na siya, you can convert into money. Sabi nga nila, magtanim ka ng pera para magkapera ka, which is actually not true. It's not really happen kasi hindi naman talaga tumutubo ang pera. Pero dito po, ang masasabi ko lang po sa inyo is magtanim ka ng pichay para magkapera ka. Alam mo kung bakit? Isa lang po ito sa mga secret money maker ng magsasaka sapagkat po, isang puno po ng pichay, ito po, isang puno ng pichay, you can convert it into 5 pesos. Sounds good, diba? So, depende po yan sa presyo ng locality niyo po at depende rin po yan sa size ng maiproproduce mo sa iyong taniman. Just yesterday, nag-post kasi ako sa Facebook na mayroon kaming pichay. So, mayroon pumunta dito para bumili po ng pichay. So, nagkaroon po ako ng 100 pesos, di ba? Hindi mo inaasahan pero nagkaroon ka ng ganong amount. So, it's good. It's a positive feedback of being a farmer na there is money. There is money. And the same time po, may order po kami today na 3 kilos. O, di ba? 3 kilos na pichay. And the same time po, kung ma-produce namin yan ng 3 kilos or mayroon pa pong maitira na order yon is ibibenta po namin dito sa barangay lang po. So, samahan niyo po si Alex Farmers kung paano po mag-harvest ng pichay. Ang gagawin natin is selections of pichay kasi hindi pare-parehas yung laki. Shoutout sa mga taga-Mikawayang Bulacan, sa Barangay Bagbagin, kay sa subscribers ni Alex Farmers, Edin Abuda Mendoza, baliktad pala, Edin Mendoza Abuda, tsaka kay Hannah Patrice. Thank you for watching. Dila lang yung pagtanmahan yung pag-uli. Oo. Kapalit ka? This is what I'm saying. So, pag may tanim ka talaga and then people knows that you are planting pichay, so they keep on coming na lang para bumili. So, fresh from the farm. For now, ito muna yung harvestin natin kasi 'di ba, ang market lang natin ngayon is yung dito lang sa barangay barrio. So, dapat pag nagbenta tayo, dapat fresh, malutong pa yung pichay natin. So, ito lang muna kasi if in case that mayroon pang demand at may pabibili, so mabilis lang naman po natin kunin dito sa bukid. So, hugasan na natin to and the same time po para pagsamasamahin. So, as I told you before, so 5 piso ito. So, ang tali namin 4 or even 5 kasi puno naman tayo naman nandito. So 4 or even 5 pieces sa 20 pesos. Linisan na natin. Oh, Joseph, mapalit ka na. Adi na, harvest na. See? Nandito na yung buyer natin. So pinupuntahan tayo. Si Don Pakundo. Pilat him. Joseph. Wow. Pag pare-parisin mo na lang yung laki. Hindi pa-parisin mo na lang.
So ayan, ang ganito 20 pesos. Pesos only? Oh, tira. Yan, yan, ayan na may customer na kami. So, hindi pwede libre kasi kumbaga, unang ano pa lang. Uy na mano, kaya hindi libre. Dahil sa puno si ate. O, dito. Ganyan na. Taga nato mo. Thank you, Ma'am Dingsin. Thank you. Thank you, dear. Kami. Ah, ito nagdagakin ay sa iyo, kuan. Ay, harayot am. Nagkikita pagod ni Jenny, babe. Extra ka siya na. Nagkikita. Masika, maningat na. Ikaw, ako na. 50. Wow, thank you so much, Yusef. Ayan na. So, pinuntahan ako. So, may bumili na. So, 50 pesos na agad. Nandito na tayo ngayon sa baryo namin. So, binibenta na namin. So, bawat bahay, inaalok namin isa-isa. Ganun dapat magbenta. Dapat kapal moks. So, pili ka la at... Ito na la. Pili la, pili. Adin doon. Salamat. Pili. Adin na la, adin. Adin na, okay. Thank you, thank you. Pichay. Pichay, ma'am. Piliin mo yung malaki. Pero pare-parehas lang naman. Ayan, so thank you. So, ayun, paubos na siya. So, ganun lang kabilis ibenta yung pichay. So, kailangan makapal yung mukha mo pag nagbibenta ng iyong produkto. So, push lang ng push. Ayun na nga, kararating ko lang galing sa baryo para po mag-deliver ng pizza. So, it's an overwhelming that we earn. So, 25 pieces po yung tali na yun. So, 25 times 20 is 500. So, naka 500 tayo. So, ito po yun. Congratulations talaga. So, 500 po ang kinita ni Alex Farmers. Dahil po yan sa pichay. Dahil po yan sa pichay. So, yun lang po talaga. So, kailangan lang po talaga ng sipag at syaga. Maaring maliit lang po ito, pero this is actually a good start na there is money in agriculture. Kaya, push lang po. Kaya, thank you so much po sa napaka-supportive at parati pong nanonood. What a missing John. What a missing John. Manang MGTV, thank you so much for watching. Especially kay Linda Andrada. Sabi niya, sir, thank you so much for your video. I'm watching every day. Pag uwi ko po ng Pinas, magugulayan na din ako. Thank you so much po. Talagang it's an overwhelming in my part na mayroon tayong na-inspire na viewers. Thank you so much, Linda Andrada. Yam Jones, mega shout out. So thank you so much for watching all the way from South Korea. Salamat po sa panonood. Kaya, if you are not yet subscriber to my YouTube channel, please click the subscribe button. At the same time po, please click the bell so that updated ka po sa mga upcoming vlogs ni Alex Farmers. I'm a former OFW, now a full-time farmers. Have a wonderful day. Thank you so much.